matatagalan pa bago tuluyang makali sa detention facility dyan sa Camera de Representantes ang Philippine Offshore Gaming Operators Representative na si Cassandra Leong na malapit din naman kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Yan ay matapos na muli siyang patawan ng contempt dahil naman sa sadya umano nitong hindi pagsagot sa mga katanungan ng mga mambabatas. Unang pagharap nga ito ni Ong sa isinagawang imbestigasyon ng mga babang kapulungan ng Kongreso sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Tanging kasagutan lamang kasi nitong si Ong sa mga mambabatas ay ini-invoke niya ang kanyang karapatan na manahimik. Maging ang katanungan kung saan ito nagkolehiyo ay ayaw nang sagutin nitong si Ong. Dahil dyan ay nagmosyon nga itong si Congressman Bienvenido Abante bilang co-chair ng Quad Committee at ipinakontemp ito at hahayaan na lamang daw na makalaya kapag natapos ng imbestigasyon ng Quad Committee. Kung ganyan, narito mga kabombo ang ilan lamang sa mga senaryo dyan sa Kamara kundi sa pagdinig ng Quad Committee ng Kongreso. Na you refuse to testify. Pero gaya ng binanggit namin kanina na mga jurisprudence ay hindi ka pwedeng magtago diyan sa right yung right against self-incrimination mo sa pagdinig na ito dahil pinapayagan ng desisyon ng Korte Suprema na ikaw ay i-compel na sumagot sa mga tanong dahil hindi ka nagko-cooperate dito sa pagdinig na ito. There is now a motion upon the motion by Congressman Benny Abante to cite you again for contempt. And hearing no objections from the members of this committee, the chair rules that you are cited in contempt. Gayunman, dahil nga sa pakikipagtulungan na nitong si Ong sa huling bahagi ng naturang imbestigasyon, ay lifted na yung ikalawang contempt order nito. Gayunman, nanatili pa rin siya dyan sa jurisdiksyon ng Camera de Representantes. Narito naman ang mga bahagi ng pahayag ni Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Kaugnay pa rin ang ikalawang contempt ni Ong na kalaunan ay binawi. Nung una po, ayoko po talaga magsalita po. Then you decided na magsasalita na lang kayo? Yes po. Okay. And sabi din po ni Attorney Topacio po. So there's a motion to withdraw the order of contempt to Ms. Cassandra Leong. And this was duly seconded. And is there any objection? Mr. Chairman, am I made to understand that the motion of Congressman Acheong has two motions actually? The motion to rescind the contempt and the motion to rescind her detention to the okay. Mandaluyong. So, dalawa yun eh. So there are two motions. One is to withdraw the contempt order and the other one is also to rescind the penalty? Detention? Yeah, okay. All right. So any objection? Hearing none. The said motion is now approved. Bahagyan mga kabombo ng naging takbo ng pagdinig kung saan ay dinesisyonan yung muntik ka na pagkakadala dito kay Cassandra Leong dyan sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City dahil sa kanyang hindi pag-cooperate sa mga mambabatas na kalaunan ay nabawi naman dahil sa kanyang pakikipagtulungan.